Hello mga bata, ako nga pala si Ginoong Lee, ang inyong guro para sa araw na ito. Yes, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-uumpisa po ng araw na ito, gabayan mo po sana kami at bigyan ng lakas ng loob upang malampasan namin ang mga pagsubok na aming haharapin. Naniniwala po kami na hindi mo kami pinababayaan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ang mga bagong kaalaman na ilalatag sa aming harapan sa mga sandaling ito. Gabayan mo po ang bawat isa na patuloy na kumakalap ng panibagong kaalaman upang makasabay sa bagong hamon na ito ng buhay. Panginoon, batid namin ang aming mga kakulangan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkakamali sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat Panginoon sa pangunawa mo sa amin. Salamat po sa pagmamahal. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Narito ang mga milk para sa araw na ito. Nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamamaraan sa pagbuo ng alamat. Napatutunayan ang pagiging makatotohanan, di makatotohanan ng akda. Paksa. Pang-abay at pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng isang akda. Class, magbalik-aral tayo. Unang mag-akop na salita ang mga patlang upang mabuo ang pahayag. Ang isang alamat ay kadalasang mga patlang na nagpapasalin-salin sa iba't ibang panahon at henerasyon buwat sa ating mga ninuno. Ngunit masasalamin pa rin ang katangian ng tauhan batay sa patlang at patlang na isinasaad sa kwento. Nagbibigay kahulugan sa kilos, gawi at pananalita ng mga tauhan o impresyon hinggil sa mga ikinikilos ng mga tauhan sa akda. Tingnan nga natin kung tama ang inyong kasagutan. Taunang patlang. Tama ang inyong kasagutan. Mahusay. Sa pangatlong patlang o sa pangalawang patlang. Tama. Pananalita. Mahusay. Sa pangatlong patlang. Yes. Tama ang iyong sagutan. Ngayon ay nakatitiyak na ako na inyong natutuhan ang nakaraang aralin. Larawan, turiin mo. Bumuo ng maikling salaysay gamit ang larawan na aking ipapakita. Tanong. Una, ano ang ipinakikita sa mga larawan
at kaugnayan nito sa kababaihan. Ikalawa, sa kasalukuyan, ito pa rin ba ang pagtingin sa papel ng kababaihan sa ating lipunan? Plus, basahin at unawain mabuti ang teksto. Pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Atin ang basahin. Ang alamat ng Unang Sirena.
Ano nga ba ang pangabay at ang mga uri nito? Ating talakayin. Tayo na! Alam niyo ba, ang pangabay o adverb sa English ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o naglalarawan sa panguri, pandiwa o kapwa pangabay. Bilang bahagi ng pananalita, ito ay may siyam na uri na karaniwang makikita sa mga pangungusap. Ang mga uring ito ay ginagamit sa pagsulat ng iba't ibang genre ng panitikan katulad ng alamat. Narito ang mga uri ng pangabay. Pamanahon. Nagbibigay turing sa kilos ng pandiwa. Ito ay nagsasaad kung kailan ginawa ang kilos. Halimbawa, bukas darating ang mga bisitang pamilya Cruz. Pamaraan, nagsasaad kung paano isinagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, ang mga mag-aaral ay tahimik na nagsasagot ng kanilang pagsusulit. Panlunan, tumutukoy sa pook kung saan naganap ang kilos o pangyayari. Halimbawa, umalis papuntang lungsod ng Tagaytay ang aming kapitbahay. Pangagam, nagsasaad ng hindi lubusang katiyakan tungkol sa isang bagay o kilos. Halimbawa, tila uulan mamaya dahil madilim ang kalangitan. Panang-ayon, nagpapakita ng pagsang-ayon sa isang bagay o pangyayari. Halimbawa, tunay na dapat nating ipagmalaki ang ating sariling wika saan man tayo makarating. Pananggi, nagsasaad ng pagtutol sa kilos na ginagawa o gagawin pa lamang. Halimbawa, hindi ako sang-ayon na lumabas mamayang gabi. Pamitagan, nagpapakita ng paggalang. Halimbawa, saan po ba ang punta ninyo? Pampanukat, nagbibigay ng turing sa sukat, bigat o timbang ng tao o isang bagay. Halimbawa, 11 kilometro ang layo ng bayan ng General Luna sa bayan ng Makadelon. Panulad, nagsasaad ng pagkakatulad o paghahambing ng dalawang tao, bagay, pook o pangyayari. Halimbawa, higit na mabenta ang Samsung kaysa iPhone. Class, talakayin natin. Una, tungkol saan ang binasang teksto. Ikalawa, sino-sino ang tauhan sa kwento.
Ikatlo, ilarawan ang tagpuan sa kwento. Magtala ng mga pang-abay na ginamit sa kwento at tukuyin ang uri nito. Sa unang kahon, pang-abay. Ikalawa, uri ng pang-abay. Panuto, piliin sa hanay A ang kahulugan na nasa hanay B. Sa hanay A, 1, nagsilang, 2, kumikislap, 3, halimbumbungan, 4, daungan, 5, aplaya, 6, nagdadalang tao, 7, marahan, 8, nagdaong, 9, inalugad, 10, iglap. Sa hanay B, A, pantalon, B, mabagal, C, dalampasigan, D, buntis, E, tumigil, F, hinanap, G, kumikinang, H, nagsama-sama, I, saglit, J, nanganak. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Suriin ang mga pahayag at tukuyin kung ito ay makatotohanan o hindi makatotohanan. Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. 1. Ang pangingisda ang pinagkakakitaan ng pamumuhay ng mga taong naninirahan malapit sa dagat. 2. Si Aling Vilma ay nagsilang ng isang sanggol na sirena. 3. Masayang naninirahan sa tabing dagat ang mag-asawang Tirso at Vilma. 4. May malalaking barkong dumadaong sa dalampasigan. 5. Ang mga sirena ay may kakayahang maging tao kapag sila'y umahon sa karagatan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin at suriing mabuti ang sumusunod na pahayag sa ibaba. Isulat sa bilog ang mga pantulong na salitang ginamit upang maging makatotohanan ang pahayag at sa kahon naman ang para sa di makatotohanang pahayag. Halimbawa, batay sa pag-aaral, totoong patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Makatotohanan, di makatotohanan. Una, ang mga datos na aking nakalap ay tunay na may basihan. Ikalawa, naniniwala akong ang pandemyang ating nararanasan ay pagsubok lamang. Ikatlo, talagang maraming naapektuhang negosyo ang kaliwat kanang lockdown na ipinatupad sa bansa. 4. Sa aking palagay, panahon na upang mas maging disiplinado ang mga Pilipino. 5. Ayon sa pag-aaral, napatunayang mas mabilis kapitan ng virus ang mga matatanda. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Pumili ng isang bagay na karaniwang matatagpuan sa loob ng bahay. Sumulat ng alamat tungkol dito at salungguhitan ang mga pang-abay na ginamit sa pagbuo ng teksto. Pamantayan sa pagmamarka. Orihinalidad 5. Wastong gamit ng mga salita 5. Wastong gamit ng pang-abay 5. Sa kabuuang 15. Panuto, tukuyin ang uri ng pang-abay na ginamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Hindi pwedeng umalis kayo ng maaga dahil marami pa tayong ililipat. 2. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at saka lumabas. 3. Tila hindi matutuloy ang ating picnic. 4. Kukunin nila bukas ang padalang pera ng asawa. 5. Talagang mabait ang mag-asawang paras. 6. Magandang araw po sa inyong lahat. 7. Bumili si nanay ng 5 kilong karne. 8. Mas mainam kainin ng prutas habang wala pang laman ang tiyan. 9. Magbabakasyon kami sa Singapore sa susunod na taon. 10.
Umabalik sa ating gunita ang kamusmusan kapag umuwi ako sa bayan ng General Luna. Kumpletohin ang pahayag. Buuin ang pahayag bilang paglalahat sa natutuhan sa aralin. Naunawaan ko na ang pang-abay ay patlang. Mahalagang maunawaan ang gamit ng iba't ibang uri ng pang-abay upang patlang. So class, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam! Thank you.